Let us enable peace to reign from north to south so we can create a climate that is conducive to business and economic growth. Peace is an imperative that we must deliver now. Kung wala tayo kapayapaan, mahihirapan tayo patupad ang mga programang magbabangon sa ating mga kababayan mula sa kahirapan. Alam ko na batid ng bawat sundalo at pulis ang mahalagang at kalagahan ng bawat katungkulan ninyo. Hindi lamang buhay ng tao, kundi buhay ng bayan ang nakasalalay sa inyong mga kamay. All our heroes and all our hopes and dreams as individuals and as a nation depend greatly on the work of the soldier and the policeman. And I know that with you, our hopes will not be in vain. Our dreams will come true, and eventually we shall prevail. I speak these words with confidence because I pledge of our soldiers and policemen, and I've proven time and again that you do not promise what you cannot fulfill. There is much that I am thankful for as I celebrate another milestone in my life. One of them is the chance that I've worked with you, soldiers and policemen, in bringing the collective vision of our people closer to reality. While we are aware that there is still much left for us to do and that we still have a long way to go, let it not be said that the dedication and devotion to duty of our soldiers and policemen have gone unnoticed. Mga minamahal kong kawal at police, nais ko mabatid ninyo na mahalaga sa akin ang inyong mga pagsisikap at sakripisyo. Sa puso ko't isipan, wala kayong kaparis. Wala lang higit pa sa inyong kabayanihan, pagmamahal sa bayan at katapatan sa tungkulin. Sa anumang oras at pagkakataon, buong aking paniniwala, kayo aking maasahan na kayo'y kakampi ko at kakampi ng mamamayang Pilipino. Kaya naman, tulad ng lagi kong sinasabi, mahalaga para sa akin ang inyong seguridad at kapakanan, sampo ng inyong mga mahal sa buhay. Rest assured that I will continue to push for the fulfillment of your needs. That is the least I can do for the soldiers and policemen who serve our country with such courage and fervor. Bilang ganti sa inyong tauspusong paglilingkod para sa bayan, patuloy kong sisikapin mapabuti ang buhay ninyo at ng inyong mga pamilya. Ang mga sinimulaan kong programa para sa inyong kabutihan ay patuloy ninyong kakamtan. Kabilang na rito ang murang pabahay, mga dagdag na benepisyo at servisyo medikal, gayon din ang mga scholarship at sports development programs para sa inyong mga anak. Pinitiyak ko rin sa inyo na bago ko bumaba bilang inyong Pangulo at Commander in Chief, ang lahat ng sundalo at pulis na walang bahay ay magkakaroon ng sarili nilang bahay.
at lahat ng pulis at sundalo na nagbubuhis ng buhay sa labanan habang nasa tungkulin, ay bibigyan natin ng libreng pabahay. I also assure you that all promotions in the police service or the armed forces of the Philippines will only be through merit and performance. We will also pursue the modernization program of the PMP and the AFP. We need to do this not only to increase the capability of our fighting force, but also to increase your morale so that all of you will be completely proud of your police organization and the armed forces. Marami tayong pag-aaral na ginagawa para makaligom ng pondo para rito. To modernize the PMP, we are studying the possibility of having a source of funds, the fees that may be collected for the possession and carrying of firearms. This move will not only control the number of firearms, but also legalize their ownership. All proceeds will go to a special fund to be managed by the DILG, Secretary, and the Chief PMP. We will also make arrangements with Congress so that legislative action can be initiated to raise funds that will go to another trust fund for the implementation of the AFP modernization law. Habang inahalat natin ang nawawalang pondo para sa AFP modernization on, pag-aaralan din natin kung pwedeng ang real estate taxes ay mapunta sa layuning ito. Kung tutuusin ang mga sundalong nagtatanggol sa ating lupain, ay dapat lamang makinabang at matulungan ang ating mga binabayad sa buwis ng lupa. As you do your job, I promise to do mine. And I promise only what I can deliver as your Commander-in-Chief and President. I will be with you every step of the way, in every combat zone, in every community project. As you take care of our freedom, as soldiers and policemen, your grateful country, under my leadership, will take care of you. You have truly made my first birthday in this new millennium a most memorable one. I will always remember it, not only because of this testimonial parade, but more importantly, because you have made my good on my commitment to our people, that your bravery and patriotism shall always protect our sovereignty and pave the way for peace and progress. I would like to commend in particular our Armed Forces Chief of Staff, General Angelo Reyes, and our Philippine National Police Director, General Pampero Lacson, for a job well done. Let us give them a big hand. To these two officers and gentlemen, I say, carry on. Saludo ako sa inyo, mga kawal, Pilipino at pulis. Kayo ang haligi ng ating bayan ngayon at sa inaharap. Kayo inaasahan kong mga matapang at matibay kong kasangga sa paglaban sa kahirapan. Kaya pagpalain nawa kayo ng ating pong megapal. Maraming salamat at mabuhay kayo lahat. Kampana!
Nadako tayo sa pagbibigay ng dog sa mahal na Pangulong Estrada mula sa pambansang pulisya at sa datahang lakas ng Pilipinas. Director General Pamphilo Lacson will now present a manifesto of support to His Excellency President Joseph Ejercito Estrada. And the manifesto reads in part, "To serve and protect the sovereign citizens of this republic is our sacred duty. To serve and protect our people's president is more than a duty, for it is one privilege made possible in just one lifetime. We have seized that privilege. Mr. President, no other leader of our time has been so chosen to bear the burdens of the presidency as you. But you are never alone in your matchless courage and boundless patience. We are with you. We are for you. At all times, under all circumstances, without question, without hesitation. Presented this 18th day of April in the year of our Lord 2000, on the 63rd birthday of His Excellency, signed Pamphilo M. Lacson, Police Director General, Chief Philippine National Police." Sa pagkakataon ito, magkakaloob ng handog para sa ating mahal na Pangulong Joseph Ejercito Estrada, ang pinuno ng kalutunan sa datahang lakas ng Pilipinas, General Angelo Tomas Reyes. The memento is the U.S. submachine gun caliber 45 M1A1, otherwise known as the Thompson. The Thompson, in all its various forms, is a popular gun. This was used as a major infantry weapon during World War II and as a closing assault in later years in many countries. This weapon is a favorite one of His Excellency President Joseph Ejercito Estrada, as he had used it in many films he had appeared in during his younger years. Of course, the next memento is the limited edition of a horse replica. The horse symbolizes strength, agility, and strong determination. The same character that best describes our guest of honor. Major General Melchor Rosales ay magbibigay ng kanyang panghuling pugay at mag-uulat sa ating panauhing pananggal ukol sa pagtatapos ng parada. At alang-alang na Pangulo, tapos na po ang parada. Nasa ibang dimension na ako.
Aming inaanyayari ang lahat at nangyayari ang fireworks display bilang bahagi pa rin ng pagtatanghal ngayong gabi para sa Pangulo ni Estrada. Nagbigay rin ng parangal. Yung sinasabi natin yung presidential citation doon sa mga pilinga kawal ng AFP at PMP para doon sa kanilang binigay na magandang serbisyo para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Sino-sino ay sila? Basta nakilala ko kanina si Southcom Chief General Villanueva. Dali anim ito silang nakatanggap ng presidential citation for military leadership. Nangunguna nga dito ang Southcom Chief na si Major General Medyo Villanueva. Kasama na rin ang Commanding General ng 6ID na si Major General Gregorio Camiling, si Brigadier General Roy Simato ng 4th Infantry Division, si Brigadier General Narciso Abaya ng 1st Infantry Division, si Brigadier General Benjamin Defensor, ang Commanding General ng Tactical Operations Command sa Philippine Air Force, at ang ating J3 na si Major General Antonio Santos. Kanina, nangunguna sa mga nakatanggap ng award, lalo na ang byuda ni Sergeant Tomas Campo na ngayon ay isang staff sergeant na rin dahil sa kanyang posthumous promotion. So siya po ang nakatanggap ng Medal of Valor. Meron naman pong mga 14 na nakatanggap ng Gold Cross Medal at sila po ay nakita natin kanina. Sa Distinguished Aviation Cross na kita natin ang dalawa nating pilotong babae na binigyan din ng parangal ng ating Pangulo. Nakita natin sa bandang huli na dito sa ating AFP, nakita natin na may top group na nakatanggap ng kagitingan sa barangay. Nakita po natin si Felix Dimaculangan, doon po siya nagsisilbi sa Solcom, si Cesar Evangelista sa Nolcom, at si Crispino Benitez Jr. doon po sa 4th Infantry Division. Okay, habang abala po ang Pangulo Estrada sa panonood ng mga fireworks, napakagandang fireworks para bilang regalo sa kanya ng AFP at PMP. Kanina po sa kanyang talupati, personal na pinasalamatan ng Pangulo Estrada ang mga kawal ng armed forces at miyembro ng PMP dahil daw po sa patuloy nitong pagtatanggol sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Sa okasyon din ito, binigay ng Pangulo ang kanyang tiwala sa AFP at PMP kasabay ng pagsasabing tunay na kahanga-hanga daw po at karapat-dapat sa paggalang at pasasalamat ng bawat Pilipino ang AFP at PMP. Anong masasabi
sinabi mo noon, Captain Lamson? Well, sinabi na rin ng ating Pangulo na iisa lang ang ating bandila, iisa lang ang ating bansa. Kaya nga binigyan niya lang yung bali parang direct order ang ating kawal at ang ating mga pulis na pangalagaan ito para sa pagbibigay ng katahimikan at kapayapaan para na rin makapasok ang ating development initiatives doon sa mga lugar na nangangailangan ito. Kasama pa rin ngayong gabi ng Pangulong Estrada si Unang Ginang Dr. Aloy Ejercito at kanina nga po dalawa silang nanonood din ng parada dito, yung testimonial parade, dahil doon po sa pinakitang gilas at pwersa ng AFP at PNP. Mariin po ang ipinahayag ng Pangulo Estrada na sa ngalan daw po ng sandatahan lakas at pambansang pulisya ng Pilipinas, pinarating ng Pangulo sa mga naghahangad at taliwas sa layunin ng nakararaming Pilipino na handa daw po ang buong hukbo at pulisya na itaya ang kanilang buhay para sa kalayaan at kaunlaran ng bansa. Kasunod dito, ipinabatid din ng Pangulong Estrada sa mga kawal at pulis na mahalaga sa kanya ang mga pagsisikap at sakripisyo ng mga ito. At dahil sa patuloy na suporta na nakukuha mula sa AFP at PNP, sinabi naman ng Pangulo na anumang oras daw po ay buo ang kanyang paniniwala na sila ay kanyang kakampi at kakampi pa rin ng mamamayang Pilipino ang AFP at PNP. Sa nakita naman po natin ngayong gabi, dalawa po ang kwersa na nandito, ang sa Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police. Ito po ay dalawang solid na organisasyon na nag-reaffirm ng kanilang commitment dito po sa ating Commander-in-Chief at the same time ang ating pong Pangulo dito po sa Republika ng Pilipinas. So hanggang ngayon, matagal itong fireworks na ito? Mga ilang minuto itong fireworks? Ito na. Mga 10 minutes yata itong 5 minutes. Talaga? Pero bago mahuli ang lahat, nais nating batiin na rin ang Pangulong Estrada ng kanyang karawan. 63 na siya ngayon. Opo. Bukas, 63 na siya. Bukas marami pa siyang mga gagawin pa. Parang celebration sa birthday niya. Pero ang gusto daw niya, makapiling ang masang Pilipino. Panata niya yan ito yung birthday niya. Sa lahat naman ng mga pinuntahan niyang lugar, lalo na sa Mindanao, siya ay talagang nakisama at nakapiling niya ang mga sundalo at lalo na rin ang mga masang nandoon sa mga lugar na pinuntahan niya. Kanina maganda rin sinabi ni PNP Chief Pamphilo Lacson na malugod niyang ibinalita sa Pangulo na tumaas yung approval rating ng PNP from 18% naging 58 or something. Isa daw kong magandang regalo ng PNP sa Pangulong Estrada yung maibalik ang tiwala ng publiko sa pulisya. Okay, sa ganang amin, ganun din naman ang ginagawa ng sandataang lakas ng Pilipinas na parati niyang minimaintain. Dapat na talagang siya ang maging protector ng tao, di ba? So, ang mangyari, pinapanatili natin na yung standard ng ating armed forces ay ganun ang sa kasalukuyan, tinitingnan natin ang pag-award ng Best Marching Unit. Yes. Philippine Marines ang nanalo? I think sa pangatlo pa lang yata. Oh, sige, pangatlo yan. Anong masasabi mo? Army ka kasi. Oo, hindi naman sa bias ako dahil army ako. Pero matagal na kasing binigyan ng oras ang pagsasanay nila, ang rehearsals na ginawa nila, parte dito sa pag-present sa ating Pangulo. So yan po ang regalo ng ating presidente sa mga tropa na nag-participate ngayong gabi. Sino yung nanalo ng sumunod sa Marines? Bale, ganito po yun. Dalawa po ang set ng awards natin. Meron pong Best Marching Units para sa PNP at Best Marching Units para naman sa AFP. So, ngayon po, nakikita natin na binibigyan ng award ang second place dito po sa ating Best Marching Unit contest. Okay, nag-aabot ng awards both sa Pangulong Estrada, si PNP Chief Pamphilo Lacson at si AFP Chief Angelo Reyes. Para sa mga marching units ng PNP at doon sa mga nanalo,
automatic si Director Lacson ang magbibigay. Para naman sa AFP, si General Reyes naman. So, ano feeling pa ganun? Excited ba kayo? Prestige yan. Prestige. Talaga? Oo, prestige. Ayan, pakinggan natin susunod. Uy, 500,000 pesos cash. In cash yun. Kagaya ng sinabi ko kanina, prestige ang katumbas nito kahit na merong monetary reward ano, para dito sa marching unit. Kasi kung umpisa na natin to as a tradition, every year magkukumpit ang mga marching units para dyan. Kasi pag ikaw ang nahirang na best marching unit, yung lahat ng pagod mo at saka lahat ng ginawa mo for the past weeks para lang maibigay ang magandang parade, nasusuklian. So that will be also an incentive for the other units that are participating that they better better luck next time or improve on what they have done. So dahil tradisyon na rin po ito, baka next year ang magko-compete naman PNP at saka AFP. Oo, para sa best marching units. Sa ngayon, ang ginawa nila, magkaano lang. PNP sa PNP, AFP sa AFP. Happy birthday, Mr. President. We pray for your good health and may you and your family have more good years. Okay, yan. Kanina, napanood natin yung fireworks, tapos nag-award si Pangulong Estrada dun sa marching unit dito sa mga sa testimonial parade ay ginawad sa Pangulong Estrada sa kanyang kaarawan. Kanina naman din, ulitin natin yung kanina sa speech niya dahil dun sa patuloy na suporta at dedication ng AFP at PNP sa kanilang mga trabaho bilang gati daw po sa kanilang karapatan sa serbisyo ng mga miyembro ng AFP at PNP. Tiniyak ng Pangulong Estrada na lahat ng kanilang promotions ay ibabatay sa kanilang performance, yung merit and performance. Merit and performance. Importante kasi ito dahil those who deserve to be promoted should be promoted. Mm-hmm. Those who do not should strive to be worthy of their to be promoted. Okay. Yeah. Tiniyak pa rin po ng Pangulong Estrada sa kanyang speech kanina na ginagawa ng kanyang administration ang lahat para daw po makalikom ng pondo para dun sa pagpapatupad ng modernization sa AFP kasama na rin po ang PNP. At bilang panghuli, naging memorable daw po ang kaarawan ng ang kanyang first birthday in the new millennium dahil po sa kanilang parangal mula sa AFP at PNP. At dahil na ipakita raw po ng AFP at PNP ang kanilang commitment para daw po ipagpatuloy ang pagtatanggol sa seguridad at kapakanan ng sambayanang Pilipino. So ngayon, pagkatapos nitong programa natin dito sa grandstand ng General Headquarters dito sa Camp Aguinaldo, ang grupo po ng ating Pangulo kasama ng mga top brass ng AFP at ng PNP ay tutuloy na po doon sa dinner na gaganapin sa Tejeros Hall ba? Tejeros? At yun po ang bali ang susunod na venue para sa celebration ng birthday ng ating Pangulo. Okay, dito po nagtatapos yung ating joint AFP-PNP testimonial parade at sa ngalan po ng aking nakasamang si Captain Erwin Lamzon. Ako po si Rock Ignacio, isang maraming salamat po sa inyong lahat at happy birthday po sa Pangulong Joseph Estrada. Mabuhay kayong lahat.